kami channel yung Punso Nacho para pagpikirin sa'yo. Ting Punso. So today's video, ang gagawin po natin ay Bisaya Tagalog Homony Words Part 2. So yun nga, nag-share ako last video natin ng 12 words ng mga Bisaya Tagalog. Yung mga Bisaya words na magkaiba pala yung meaning in Tagalog at also sa Bisaya. Paano lang kaya sa Ilocano words? So yung Ilocano natin, idudugtong na lang natin in the next video. Para lang naman, para may marinig kayo or may nakasalubong kayo na nagsasalita o nagkwekwentuhan at saka narinig nyo yung words na to, hindi po kayo nakukumpuse kung ano yung meaning or ano yung dahilan nila kung bakit nila nasabi yun o ano po talaga yung total meaning. Kasi minsan may Ilocano words din po kasi na magkaiba yung meaning sa Bisaya at saka may iba ding Tagalog words na iba din yung meaning sa Ilocano at Bisaya. For example, yung mga words, may ibang words po sa Bisaya na bastos pala sa ibang mga salita like Tagalog o Ilocano. Tapos may Ilocano din na words na minsan bastos din sa Tagalog at saka iba din ang meaning sa Bisaya. So yun po. So yung mga words na yun is sa next video natin i-upload. So as of now, we will make a part 2 sa Bisaya Tagalog Homony Words next. So yun, let's start. Ang una ay uban. Ang uban sa Tagalog ay sama. Tapos ang uban sa Bisaya is I know. Oh no. Ano ba daw? Naguluhan ako doon. Na is uban. Ang uban sa Bisaya is sama. Ang uban naman sa Tagalog ay white hair. So in words, ang sabi is uban ka samo. Yun, sama sa Bisaya. Ang uban naman sa Tagalog ay hala, may uban ka na pala. Yun po siya. So ang iba sa Bisaya is uban is sama, ang uban sa Tagalog is white hair. Sunod to pila. So ang pila sa Bisaya is magkano. Ang pila naman sa Tagalog ay pila, fall in line. Yun siya. So, in words, punta kayo sa market o punta kayo sa tindahan. Tagpila man ni siya. So, yun. Tagpila. Magkano. So, in Tagalog, hala, ang haba naman ng pila. Yun. Pila. Third is saba. 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 Pero magkaparehas po sila ng spelling but mag-different in pronunciation. So sa Bisaya is ang saba. Saba is maingay. Saba. Tapos sa Tagalog naman is yung saba, yung prutas na nabibili natin na pwede natin gawing turon or sahog ng malagkit or sinasasaw din natin sa bagoong. Yun. So, in words, ang saba sa Bisaya is kasaba ba nila? Uy! Yun. Kasaba ba nila? Uy! Maingay. So, sa Tagalog ay ang sarap naman yan. Ang sarap naman ng saba. Ang sarap yan lumpiahin, gawin lumpia or ano yan? Isahog sa ulam or merienda. Saba is puta. So, yun. Saba. Sunod. Labi. Labi. So, in Bisaya naman, ang labi is lalo. Parang nilala. Parang nilalala mo yung isang pangyayari, isang bagay. Tapos, sa Tagalog naman, ang labi is ang lips. So, in words, para maintindihan, nagpalabi naman ka, uy. Yun. Nagpalabi naman ka. Parang ganun siya, labi. Tapos, sa labi sa Tagalog is, ang ganda naman ng labi mo. Yun. Labi. Sunod is, katul. Ang katul sa Bisaya is, makate. Kato ay nagkamot pala. Kamot. Ay nagkamot. Parang kinamot mo yung makate. Yun ang katul. Katul, mangkayok, makate. I know.
Makate. Ang Makate, Makate. Katul. Ang Katul is Makate. Makate or yung Makate. Makate siya, Makate. Tapos sa Tagalog, ang Katul is yung Katul na pangpatay sa lamok. Yun. So in words, Katul man kayo, uy. Yun, Makate masyado. So tapos ang sa Tagalog, pagsindi ka nga ng Katul doon, ang daming damo. Yun. Yan. Susunod, libang. Sa Bisaya, ang libang is tumae o nakatae. Basta tae, libang. Tapos sa Tagalog is unwild or palipas oras, ganun. Or peaceful mind, parang ganun. So, in words, para maintindihan, nakalibang man siya, uy. O, nakatae siya, parang ganun. Tapos sa Tagalog, gusto ko muna malibang. Ganun. Gusto ko munang malibang, parang gusto kong gano'n siya. Peace of mind, parang gano'n pang Tagalog. Pa sa Bisaya naman is nakatae. Yeah. Sunod is tutoy. Tutoy. Sa Bisaya, ang tutoy is, bebe. Tapos sa Tagalog naman ay yung maliit na bata, tutoy. Di ba yun ang tinatawag, tutoy. So in words, hala, kadako ba siyang tutoy? Yun. Tapos sa Tagalog naman, hala, ano si Tutoy? Tutoy, di ba? Yung maliit na bata. O yung bata. Yung, no? Maliit na bata. Hala, yan na si Tutoy? Para, kung minsan, ginagawa nilang pangalan ng isang tao, or, para, yun lang ginagawa nilang, una, parang pangalan ng isang tao, at saka, yun ang isang word na ginagamit nila sa mga batang lalaki. Tutoy. Sunod, baba. Baba. So, ang sa Tagalog is baba, yung mouth mo, yung bunganga mo. Tapos, sa Tagalog naman, yung baba is baba. Dito is down sa Tagalog. So, in words, para maintindihan, laki kay dako kay kagbaba. Yun, malaki mo bunganga. Yun. Tapos, sa Tagalog, bababa ka. Down, pababa, or baba. Tapos yun. Sa Bisaya, ang baba is bunganga. Sa Tagalog is down. Sunod, kamot. Kamot. Sa Bisaya, ang kamot is kamay. Sa Bisaya naman is, I know. Sa Tagalog naman ng kamot is kamutin mo yung Makate, yung makamot or kalmot, parang kalmot yun. So sa sa Bisaya, in words, nindot kay kag kamot, maganda yung kamay, nindot kay kag kamot. Tapos sa Bisaya naman, kamutin mo ng likod kong kate, parang ganun siya. Magkapareha sila ng spelling spelling at pronunciation, pero magkaiba po yung meaning sa Bisaya at Tagalog. And the last is kadyot. Ang kadyot po sa Bisaya is saglit lang. Saglit. Pero pag sa Tagalog is, ewan ko anong nasa isip niyo yung kadyot, basta yun na siya. Yan. Tapos yun nga, in words, kadyot sa ba? Nagdali ka. Parang ganun. Kadyot ba? Kadyot lang. Kadyot. 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 Kadyot para sa Arabic. Kadyot. Ano siya? Kadyot. Ang kadyot is sandali lang sa Bisaya. Tapos sa Tagalog naman is kadyotin mo. Parang ganun-ganun nangyayari. Basta nasa, anong niisip nyo, ganun na siya. Yun na. Basta ko ano yun. And the last is libog. Sa Bisaya po, ang libog is hindi po siya bad words. Dahil sa versus in Tagalog is, ang libog po sa Tagalog is yun na iisip nyo, bad word siya. But in Bisaya, isang libog is nalilito. Nalito or confusing something. Ganon. Pero sa Tagalog is yun. Yan siya. Ito siya. So yun, in sentence, naglibog man kung sa piliun na ako. Yun siya. Nalilito or hindi mo alam. Ganon. So, sa Tagalog, yun na. So, yun nga, I hope yun guys,
I just search something Bisaya word and also Tagalog na magkapareha sila ng pronunciation, magkapareha sila ng spelling, but sometimes hindi po sila magkaparehas ng meaning sa Bisaya at Tagalog. So I hope maybe someday you heard some words sa mga daan or sa waiting shed or sa bus or sa sasakyan o pampasaherong sasakyan sa mga public transportation lang, guys. Kung may marinig po tayo, wag muna tayo magre-react or in short, don't judge the book na lang po. Wag muna tayo mag-overthinking kung parang, diba, for example, yung libog is yun nga. Sa Tagalog na po is, ang libog kasi Tagalog is bad words nga. Pero sa mga Bisaya, is hindi po bad words yung libog sa amin. So, yung libog ngayon is, nalilito ka lang or nag-confuse ka sa bagay or nalilito ka kung sinong pipiliin mo, anong bibilihin mo, anong kukunin mo, parang ganun. So, yun nga, just be wise na lang and understand kung ano or sino yung or ano yung naririnig nyo. Kasi, nadedetermine yung isang tao kung talagang pure Tagalog. At also, kung ano yung lingwahe nila. Kasi, depende po sa pronunciation. Pero, hindi po lahat. Kasi, may iba po kasi na na-build na talaga yung mouth nila sa Tagalog or minsan na adapt na nila yung culture ng kung saan sila natira. For example, yung mga minsan, may mga Bisaya na nag-stay na talaga sa Metro Manila or sa party na nagsalita ng Tagalog. Hindi natin madedetermine na yung pananalita nila or parang nalelas na yung pronunciation nila as a Bisayan. Mga Cebuano, mga Bisaya language or dialect na ginagamit. Pero yun nga, minsan nga naman dito sa amin, nakakarinig din ako ng mga ganung bagay. At kaya, na-determine ko din kung ano yung dialect nilang ginagamit. Kasi, yun nga, may ibang pronunciation, yung mga pagbigkas nila sa mga words. Yun, ma-indetermine nyo. But, yun nga guys, I just advise na wag na lang tayo mag overthinking or hindi natin i-judge yung tao kung ano yung narinig natin yung words. Kasi hindi po tayo magkakapares. Hindi po sa lahat ng words natin ay magkakapares po yung meaning. So yun nga, I hope you learn again to my channel then yun. So sa mga gustong mag-request or you can dare me also so that I can do. So yun nga, para may magawa tayo and yun. Don't forget to like and subscribe and also don't forget to click the bell button para manotify po sa next video na i-upload ko. Ang iyong muso muna yung papaalam. Bye!